Sa mga unang episodes ng ating Tarlac to Cebu adventure ay nagmotor tayo mula Tarlac hanggang Batangas. Sumakay ng bangka, nagparasailing sa Boracay, nagmotor sa Coastal Road ng Navas, Aklan, at pinuntahan natin ang Iloilo City na tinuguri ang City of Love. Pinasyalan din natin ang Bacolod na kilala bilang The City of Smiles. At pagdating ng Cebu ay nagmotor tayo sa tinaguri ang Marilake ng Cebu, ang Trans-Central Highway o kilala bilang TCH na paboritong pasyalan ng mga riders. Matapos ang 5 araw na paglalakbay ay sa wakas narating na rin natin ang Queen City of the South, ang Cebu City, kung saan magmumotor tayo sa pinakamahabang sea crossing bridge ng Pilipinas, ang Cebu Cordova Link Expressway or kilala rin bilang CCLEX. Pupuntahan din natin ang Oslob na isa sa pinakadinarayong tourist destination sa Cebu. Sikat ito hindi lang sa mga Pilipino kundi maging mga taga-ibang bansa, kung saan makakasama natin lumangoy ang mga Butanding. Pagkatapos natin sa Oslob ay papasyalan din natin ang pinakamataas na lugar dito sa Cebu, ang Osmeña Peak. Kasama pa rin ang Philippine Motorcycle Tourism. Sana'y samahan niyo po kaming muli sa aming huling episode ng ating Tarlac to Cebu Adventure. Let's go! Umpisa na natin ang video! Eto, paalis na po kami dito sa may Charlie's Cup. Charlie's Cup pala yung si Charlie yung dog. So, tara, punta na tayo ng Radisson Hotel sa may Cebu City. Ganda ng video ito talaga. Welcome to Cebu City. So, andito na tayo sa may Cebu City. Welcome to Barangay Malubog. Ayan oh, kita na Cebu dito. Ang daming buildings. Cebu City, port area left. Cebu Exchange, Capitol, Talamban. Maraming sasakyan. Traffic. Wow, mukhang sosyal. Ay, si Nacho.
Sir Nudge! Hello, hello, hello! Social ng hotel natin, guys. You know, gold wing, oh. Yung motor ni Nudge. Itong kulay white. Angas. So ito, andito na tayo sa loob ng hotel. Ah, kapagod. Sir Allegre. Ako. You will be sharing room with Paris John Michael. Uy! Ako yun. Ako yun. Thank you po. Amazing. So ito, pakit na tayo. Saan ang room natin? 4. Ito na, ito na. Here. Alright. And this is our room. Wow, what a nice room! Laki ng room natin. At ito ang view sa ating room. Kita ang dagat. Nice. Good morning! Bali, January 22 na po ngayon. Time check is 6:41 AM. Alas ng ulan! Rain gear daw tayo, rain gear. Ayan tumabi. Ano laki ng mga motor eh. Ito na, papasok na tayo ng CC Lex 110. Pwede na pala ang 110 CC dito. Grabe, taas pala na itong CC Lex, oh. Ayun, oh, ang lalaki ng mga bakal na ginamit. Ganda ng tulay na to. Ganda ng pagkagawa, oh.
Ang Cebu-Cordova Link Expressway or CC-Lex na kilala rin bilang Cebu-Cordova Bridge at ang 3rd Cebu-Mactan Bridge ay isang 8.9 kilometers na toll bridge expressway sa Metro Cebu. Ang tulay ay nag-uugnay sa South Road Property sa Cebu City, sa mainland Cebu at Cordova sa Mactan Island. Sa pagtawid sa Mactan Channel, ito ang pangatlong daanan sa pagitan ng Cebu at Mactan Islands at ang una sa pagitan ng Cebu City at Cordova. Ito ang longest sea crossing bridge in the Philippines na nalampasan na ang 2 kilometers na tulay ng San Juanico Bridge, gayon din ang tulay ng Marcelo Fernan na tumatawid din sa Mactan Channel bilang ang longest cable stayed bridge in the Philippines. Ang tulay ay pinasinayaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong April 27, 2022 kasabay ng ika-501 anibersaryo ng Battle of Mactan. Ito ang unang expressway at toll road sa Pilipinas sa labas ng Luzon. Formal itong binuksan sa mga motorista pagkaraan ng 3 araw noong April 30, 2022. Okay, good morning guys. Today is January 23. Time check is 5:50 AM. On the way po kami ngayon sa Oslob. Sabi ni Kapo, yung kasama namin, nasa 4 hours daw yung biyahe namin. So, mga 10 AM sana. Andun na kami. Actually, dapat mas maaga pa yung alis namin eh. Kaya lang, may ano kasi kami kagabi. May event. So, first time namin to. First time namin, kaya bahala na. Bahala na paano gagawin doon. Tanong-tanong na lang tayo siguro. Let's go. So yun guys, mula dito sa may Cebu City hanggang Oslob is nasa 129 kilometers. Sabi ni Google Maps, 3 hours daw. Pero sabi ni Kapo, nasa 4 hours daw yan dahil rough road tsaka traffic. So good luck sa atin. Ito kasama natin si Sugimoto. Sugimoto! Ayan o. Yung mga kasama namin sa Philippine Motorcycle Tourism na iwan doon sa hotel. Rest day kasi namin ngayon. Pero sayang kasi andito na rin kami, kaya pupuntahan na rin namin yung Oslob para makita nyo rin. Ganda talaga ng CC-Lex. Woohoo! Ganda ng CC-Lex oh. Daming ano dito sa kaliwa oh. Barko. Ano kasi yung tawag, anong tawag sa mga barkong ganyan? Cargo. Ah, cargo ship. Ganda ng daan dito, akala mo expressway, no? Oh, sana puro ganyan na ang Oslob. City of Talisay. Talisay na pala 'to. Oo nga pala, baka magtaka yung mga viewers natin. Naka-intercom po kami ni Sugi. Sugi mo 'to. Kaya nakapag-usap kami kahit na sa loob ng helmet. So ito guys, andito na po tayo sa City of Karkar. Welcome to the Heritage City of the South. At mukhang traffic na nga dito guys. At alam mga puno na ito. Karkar proper, Barili. Dito medyo madami ng mga lubak-lubak. Diretso, Bato. Ayun o, ngayon yung daan. Oh my goodness. Puro sira-sira yung daan dito.
Okay. So 84 kilometers pa ang Oslob. Time check is 7 a.m. na. Mayroon isang oras na tayong bumabiyahe. So ang Oslob po ay nasa south, pinaka baba or pinaka south ng Cebu. So basically ang dinadaanan natin ngayon ito ay Coastal Road. Sa gilid tayo ng dagat. Ayan, yun sa kalawa po natin, dagat yan. Ito sa mapo. Kaya lang, hindi natin kita yung dagat mula dito. Okay, dito na po tayo sa may Sibonga or Sibonga. Ito, ganda ng ano, church. Oh, ano kaya itong mga to? Parang may mga propeller na umiikot na ganun. Parang ayan o. Ano kaya yung mga? Ayan. Ayan o. Welcome Barangay Simala. Ano kaya yun? Pag nakakita ko ng ganyan o, parang nami-miss ko nung elementary ako. Ganyan sa barrio eh. Ayan o. Nakakamiss. Elementary days. Tapos ganito yung panahon, malamig. Yung maliligo ka ng madaling araw. Iising ka ng 5 a.m. tapos maliligo ka sa poso lang. Tapos sabang naliligo ka, umuusok yung katawan mo sa lamig. Grabe, nakakamiss yung ano. Nakakamiss yung 1990s. Ang batang 90s. Makaka-relate yan. So ito, may nakita kami kainan dito. Kain muna kami. Tignan natin anong ulam. Uy, adobo, pansit, tsaka gulay. Uy, musok pa. Uy, sabaw. Mainit. So ito, paalis na po kami dito sa karinderya. Salamat kina ma'am. Salamat ma'am, salamat po. Sir, salamat sir. Nagpaturo kami paano mag Bisaya. So maayong buntag Cebu. Gihigug mata mo. Di ba? Marunong na ako. Tama ba? Ibig sabihin, magandang umaga Cebu. Mahal ko kayo. Sana tama yung pronounce natin. So mula dito dadaanan natin ang ay nasa ano pala tayo ngayon? Argao. Dadaanan natin, tignan natin yung mapa. So mula dito sa Argao, dadaanan natin ang Dalagete, Alcoy, Boljon, tapos Oslob na. So ang Oslob whale shark watching ay nasa pinaka ilalim or pinaka south ng Cebu. Ang sarap sanang ikutan ng Cebu kung madami lang tayong oras. Oh. Argao na to. Ayan no, parang sarap niyang ikutan no, madali lang. Cebu Loop. Sayang, one day lang tayo ngayon, hindi tayo pwedeng hindi tayo pwedeng tumagal, baka maiwan tayo ng mga kasama natin pabalik ng Luzon. So ang oras natin ay 7:54. Estimated time 9:23 AM sabi ni Google Maps, ando na tayo sa Oslob. So hanggang 11 a.m. lang daw yung mga butanding, alis na sila. Half day lang. Kaya hindi tayo pwede magtagal dito. Una na po kami. Salamat po. Hala, maambun na. Ah, sige. Pagas mo, hanap mo tayo ng gasoline station. Maayong buntag Cebu. Gihigugma tamo. Magandang umaga Cebu. Mahal ko kayo. Sana tama yung pronounce natin. Let's go. Huwag ka munang uulan. Curious talaga ako kung ano yung mga yan, no? Eto, gasoline station. Pagas naman tayo dito. Full tank po. Medyo mataas ang gas dito. 74.8 per liter. Sa amin, nasa ano lang eh. 59 or 60 yata. So, ito na ang pang-apat na gas natin. Siguro nagastos natin sa gas natin nasa more or less 1,000 mula Tarlac hanggang dito. Mula Tarlac
Nakaka 785 kilometers na tayo. Ha? Ah, busan ko. All right. Connected. 200 plus. So, ayun. Nakokonik pala yung ano no, galing no. Yung Freedcon at saka Cardo. Cardo yung sayo, di ba? Ayun mga gamit namin na intercom, guys. Cardo at saka Freedcon. No, yung hinahanap ng mga to. Dito na tayo sa may barangay Tulik. You know, provincial fields. Bogo. Dito na po tayo sa may Bogo. Bogo, Cebu. Argao District Hospital. Talaga. Meron din palang talaga dito katulad sa amin. So sa mga pupunta po dito, papuntang Oslo, ang madadaan nyo lang na pinaka-traffic o tsaka matatagalan kayo is sa may car-car. Kasi yung daan, 2 lanes lang tapos rough road, madaming part ang ginagawa, maputik. Yun lang. Pagkatapos noon, eto ganito na yung daan, okay na, maayos na. May mga konting lubak pa rin pero ano naman, hindi naman ganun kalala. Medyo mild lang, mild. So 52 kilometers na lang, andun na tayo sa may Oslo. Sana may mga whale shark ngayon. Sabi kasi ni Kapo, yung kasama namin, na kapag daw maalon at pangit ang panahon, hindi nagpapakita ang mga whale shark. Tapos ang plano, pagkatapos namin sa Oslo, sa may whale shark, try natin kung kaya pa ng oras natin puntahan ang Boljon at saka Osmeña Point. Yung Osmeña Point ang pinakamataas na peak, ang pinakamataas na point or pinakamataas na peak dito sa Cebu City, kaya gusto namin makita, mapuntahan. Alam nyo naman guys, kung nakasubaybay po kayo sa ating channel, yan ang hilig talaga natin, mga bundok yan, nature talagang gustong gusto natin yan, kaya hanggat maaari sana mapuntahan natin yung Osmeña. Kaya kung mahilig po kayo sa nature, yan, sa mga bundok at mga bangin, dagat, ayan, subscribe na po kayo sa ating channel para, at pakihit na rin po ang bell button para lagi po kayong updated sa ating mga i-upload na video. Welcome to Dalaguete. Yun, maganda na ang view dito. Lang, madami lubak, malalalim talaga yung mga lubak, kaya dahan-dahan lang po kayo dito. Ay, buko, kala mo aurora oh. Pag nakakita ko ng mga ganyan na madaming buko, lagi pumapasok sa, unang pumapasok sa isip ko is aurora. Bangkingan Hills. Oh? Gata ang pangalan na, Bangkingan Hills. Bangkingan siguro yun. Ito, pakit tayo dito. May mga beach resort na pala dito, ayan o, oh. Rockwold Beach Resort. Classic yung bahay o, oh. Parang bahay ng lola ko, ganyan dati. Made of kapis yung mga bintana. Uy, gandulas. Welcome to Alcoy. Happy Fiesta. At Alcoy na po tayo. Alcoy, Cebu. Alcoy Dolomite Project. Welcome to Barangay Pasol. Fiesta din yata dito. Baka naman, may minudo na dyan. Minudo. Puso din kaya minudo dito sa Cebu. Sa amin kasi pag fiesta, hindi nawawala minudo eh. Sa amin sa Tarlac at Pampanga. Minudo tsaka Shanghai, yan. Banking. Dito, madaming mga dito. Madaming mga beach resort. Dito po sa may Alcoy. Welcome to Barangay Daang Lungsod. Ano, dami beach resort dito. Uy, may white sand pala eh. Okay, Boljon 6 kilometers, Oslo 20 kilometers. Alright, welcome Boljon. Yes sir, Boljon na po tayo.
wake up early in the morning, and when I come home at night, everything is covered in darkness, and the sun is out of sight. I guess I'm living in the dark age, yeah, because I sure can't see no light. Ever since you left, there's been nothing but a cloud in the sky, and there's no day, there's only night. I try to make this world a little brighter, but the flame was put to rest. Now everything is covered in gloom, and my heart is put to the test. I guess I'm living in the dark age. Club Fort Med Beach Resort, Barangay Boljon. You know, I got the ganda ng rock formation na to. Ganda, no? Yan siguro yung dolomite, no? Kulay puti yung bato, eh. Ay, wow! Ang ganda ng church na to. Ganda, oh. Anong church kaya to? Wait lang, tignan natin dito. Patrocinio de Maria Parish Church, Boljon, Cebu. Yan, kita lahat. 1, 2. Ako din. Let's go! Ganda pala dito sa may Boljon, no? Ito yung pala yung kinala. Malit lang pero malinis. Uy, may 7-Eleven din dito. Ay, dito tayo sa kaliwa. Iba pala yung paakyat na yun. Ayun, oh, Snake Road ahead. Sigzagan na yata dito, ah.
White sand dito. You know white sand oh. Madami pa lang white sand ang Cebu. Hindi lang Boracay. You know? Wow. Ito, may church na naman dito. Anong church ito? St. Joseph. Nueva Casares, Oslo, Cebu. Hindi tayo nakapagpa-picture kasi mamadali tayo guys. Baka maiwan tayo ng mga butanding. Nilalagyan nila ng dolomite yung mga lubak. My God. Bang 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 bang. Sa moon na tayo. Welcome to the moon. Ito na ba yun? Hindi pa. Kaming bata, slow down tayo. Baka biglang tumawid. 23 minutes po. 23 minutes pa. Time check 9:45. Whoa, whoa. Welcome to Barangay Look. I heart Oslo. Oslo na yata ito. Maayong buntag, Oslo! You know, usi din pala dito yung nagtutulak ng ganyan, no? Op, 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 baklo. Ikiraan po kami. Oh, whoa, 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 wrong turn. Tayo. Gaisano Grand, Oslo. Ah, Oslo na to. Asa Oslo na po tayo. Yes, sir. Oslo na. So, ilang kilometers pa ba? 9.8 kilometers na lang. Ando na tayo sa whale shark watching. Lo, lo, lo. Krak-krak yung daan. Wow! Ganda ng mga puno oh. Kulay yellow, green. Ganda. Yan na, yan na. Malapit na tayo guys. Tanong muna tayo. Ayun, tatanong si Suki. 6 minutes na lang. Patay. Mukhang di tayo aabot ah. Ah, let's go, Bira. Wow. Wow. You know, ganda ng mga puno oh. Ah, ang ganda dito. Ganda, ganda. Welcome to the monkey viewing. Wow. Yan oh, ganda talaga ng mga to. Welcome to Barangay Alo. Ha, napakaganda. Alam mo, nasa ibang bansa tayo dito.
Ay, may island dun, no? May island banda dun. Anong island kaya yan? Akala kasi namin hanggang 11 yung mga butanding. Hanggang alas 10 lang daw pala. Kaya nagmamadali tayo ngayon. 4 minutes na lang, guys. 2.3 kilometers. So 4 minutes sabi ni Google. Let's go. 10 o'clock na. Patay. Sana payagan pa tayo. Welcome, Barangay Tanawan. Parang sa Nueva Ecija to, Barangay Tanawan, Laur. Ito, 500 meters daw. 500 meters daw, whale watching. Lapit na. Abot tayo, please, maabot tayo. Saan kaya dito? Ito siguro, daming tao, kahit Lunes. So ito, andito na po tayo. Wala bang ano, kuya, yung nakabakod? Kasi may madami kaming gamit eh. Ay, kaming bala dyan, sir. Walang mawawala. Tara. Walang problema dito, sir. Pwede ako dito? O, pwede ka masok sa loob. Masok, sir. Okay, dito na tayo, guys. Ay, 11.30 pa pala. Ayun, sakto. Palta mo na. So, ito. Dito kami nag-park. Ito Mendez family nakalagay. On the way na tayo. Hanggang 11.30 pala. Sabi ni kuya yung mga whales. So ang oras natin is alas 10 na. Sakto lang tayo. Ito may sinasabi kasi kuya. Anong may kuya ano? Merong gustong magpunta dito. Sino pwedeng kontakin? Ito lang sir. South Face. Ah, ito yun. South, search nyo lang, may ano po to, Facebook? The South Face, tapos Oslav. Oh, meron palang GoPro camera for rent dito, oh, 550 kung wala kayong mga GoPro. Pero pag gusto nyo mga guider, nandito lang kami sir, mga guider. Ayan, madaming guide, madaming guide po dito. Total guide. Maraming guide dito. Yeah, my name is Kevin Gumagay from Oslav. Yeah. So if you want to go here, Oslav, just call me, okay? Ayun, ano pa naman sir, Kevin? Kevin. Oh, ano number mo sir? Nakalimutan ko sir, nalungkot. Ayun lang, nakalimutan yung number. Patay. Basta hanapin nyo lang to, the South Face. The South Face. The South Face, okay sir. Sige, tara. Dami palang mga foreigners na nagpupunta dito. Ayan o. May puti, may Chinese, may Indian. Kompleto. Hello. Ito, may mga diving gears, oh. Morning, sir. Morning. Tapos, dito na magbabayad. Magkano po? 500 each yan, sir. 500 each. So, ayan lang pala yung mga wheel, guys, oh. Diyan lang, sa mga bangka na yan. Malapit lang pala siya. Grabe, daming tao, oh. Mas madami siguro pag, ano, weekend, no? Yes, sir. Saturday, tsaka Sunday. Saturday, Sunday. Mahaba siguro pila, no? Ay, okay na po. Salamat. Verify muna natin doon sir. Oh, sige. So, pwede naman pala walk-in dito, guys. Ayan, walk-in lang kami. Ayan lang, hindi kami pumasok. Ay, hindi kami pinayagan mag-drone. Dami foreigners, oh. Okay na 'yan. Okay. Anong next? Orient muna kayo dito. Ayo, orient muna. Kuya, kunwari meron gusto mag-drone dito, paano yung process? Bali, kukuha kayo ng permit doon sa munisipyo, sir. Sa munisipyo kukuha ng permit. Sa tourism office. I'll just sum up the most important rules for your own safety and for the protection of the whale sharks as well. First is, you are not allowed to touch the whale sharks because they are considered as wild creatures, so they may react violently or may swim away, leading to a shorter interaction. Second, no flash photography since whale sharks are sensitive to light. Wearing of life vest is mandatory from the shoreline up to the interaction area. But if you are a good swimmer, you can take off your life vest and leave it on the boat. And if you can see that a whale shark is getting closer to you, please don't panic. Just give way and let it pass.
They are harmless and please don't chase them. And for those who swim, you are not allowed to apply sunblock lotion or any skin protection because these products contain chemicals that can harm the whale sharks. But if you apply it already, kindly rinse it off downstairs at the shower area before going. Please obey all the rules to avoid penalties. There are sea wardens monitoring the whole operation. Additional reminders, for those who are wearing jewelry or any fashion accessories, kindly remove them for this may fall accidentally into the water and we are not liable for that. And for those who want to take pictures underwater, mobile phones are not recommendable. Always remember, you are not allowed to touch the whale sharks. That's all. Thank you so much for listening. Hope you will enjoy. You may not proceed downstairs at the life jacket area. Okay, thank you po. Bye, Jay. May number na tayo. Ano na next niya, kuya? Life jacket area na. Brilliant, you say. So ayun guys, may island dun, no? May island dun, Sumilon Island daw. Search nyo lang po sa Facebook. Pwedeng pumunta yung mga turista dun? Pwede din. Paano sila pupunta? Ah, may boat dyan. Ah, yun dun. Ah, okay. Kuya, pag ganun, magkano? Magkano ba? Pag ganyan, kumari may oxygen. Package yun sir, 2,500. 2,500, gano'ng katagal? 45 minutes to 1 hour. Ah, pwede na. 2-5, no? Kahit walang license, sir. Kahit walang license, pwede? Pwede. Oh? Kasi may dive master kayo sa isa. Ah, galing. First timer. Darasan nagda-dive dito sa mga first timer. Mga beginner pwede dito mag-diving, no? May... Tapos saan sila magda-dive noon? Mula doon? Dito, sir. Beach entry. Tapos doon na yan. Ah, hindi sila magbabangka? Hindi na. Ah. Ibig sabihin, malalim na banda dyan? Malalim na. Ang galing, ha? Swim kayo sa buong area ng butan din, sir. Sa buong... Oh? 2-5, pre, no? Unlike ng snorkeling sa bangka lang. Task ka lang, no? Oo, no? Pero yun talagang makakapag-ikot-ikot mo, no? Galing, sasamahan ka nung ano nun? Oh, may dive master kayo sir. Tapos yung dive master, pag may GoPro kayo, sila nakukuha. Uy, galing! 2-5, no? No. Wala, low budget tayo eh. Alam mo naman, puro budget meal lang tayo. So ito, sasakay na tayo sa bangka natin. So yung mga bangka nila, hindi di motor, di sagwan yung ginagamit. So ilang ba nagsasagwan? Dalawa doon. Wow! Okay, dito, asan yung mga butanding kuya? Asan po yung mga butanding? Ay pupunta sila sa atin? Wow. Opo. Thank you.
watching Achievement Unlocked. Yeah. Okay guys, so ito, paalis namin dito sa may Oslob. Next destination natin sa may Ospeña Peak. Ito daw ang pinakamataas na elevation dito, or pinakamataas na lugar dito sa may Cebu. Kaya puntahan natin yan, maganda daw yung daan. So ayon kay Google, nasa 57 kilometers or 1 hour and 25 minutes. Ito, pakita ko yung map natin. Andito tayo sa pinakailalim ng Cebu ngayon. Ayan, nasa pinakailalim, galing tayo doon sa Cebu City, bumaba tayo sa pinakailalim. Ngayon pabalik tayo papunta sa Ospeña Peak. So maganda daw yung daan dyan, zigzag, at maganda yung view. O syempre mahilig tayo sa mga bundok-bundok, kaya hindi pwedeng hindi natin puntahan yan. Okay, bumili na rin ako ng ganito para safety yung gamit natin. Tara, sana wag umulan. So tinanong namin kanina si Kuya, Kuya Tour Guide, kung bakit hanggang 11 lang yung mga whale. Sabi niya, para daw hindi sila maging dependent sa binibigay na food ng mga bangkero, para matutunan silang mag-hunt syempre. Though lumight yata ito, puting-puti eh. Oh? Ano talaga ng church na ito? Ito yung pinuntahan natin kanina eh. Di ba? May daan pa akyat oh. Ayan, may daan pa akyat oh. Ayan, dolomite siguro yan oh. Woohoo! Sarap magmotor! Ah, pakaganda ng Pilipinas. Eto, papasok na tayo dito sa kanto na to. So, mula doon sa kanto ng yung pinasukan natin kanina sa may Dilaguet or Dilaguet, ay nasa 17 kilometers lang pala siya, malapit lang. Eto, paakyat na yata to. Woo! Bundok na. Let's go. Whoa! Eto, paakyat na po tayo. Whoa! Maganda yung daan, mukhang bago pa. Wow, 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 buhangin. Let's go ADV. You know, doon siguro tayo pupunta, yung krusada doon, no? Whoa, whoa, Snake Road. Ah, kita na yung dagat dito. Wow. Palipad tayo yung drone para makita natin ang aerial view nito. Flames rise higher, love. We were burning
Sige siya. Magkano? Bente. Oh, ito na. Ay, di malamig, no? Okay, pwede na to. Okay, bumili lang po kami ng tubig dito. Abangunin namin sa taas. Tara, let's go! Napakaganda ng view dito. Woohoo! Ay, nag-uulap na sa taas, oh. Dahil malamig dito, may mga pine trees na. Mga iilan pine trees. Mga, ayan, ayan, iilan-ilang pine trees. Ayan, oh. Sarap ng motor dito. Ang lamig. Wag lang sana umulan. Medyo umahabon na nga eh. Sana wag matuloy. Wala, maangat yung harap natin. Bigat kasi ng karga natin sa likod. Aso. Ang dilim dito. Woohoo! Ito, may view deck dito. Parang sarap tumambay dito. Kaya lang, limited lang yung oras natin eh. Eh no, may pine tree oh. Or ano, ago tree. May ano, tram line no. Yung tram line na yan, ginagamit yan pag transport ng gulay mula dito. Mga gamit, gulay mula dito hanggang doon sa kabilang bundok. Parang sa Cordillera, meron din mga ganyan tramline. Mula dito, kita pa rin yung dagat. O, kaya lang malabo na. Malayo na kasi. So tara, akat na tayo. Oras na eh. 3:26 PM na po. Dami mga bulaklak oh. Malamig kasi dito kaya madaling mag halaman magpatubo ng mga bulaklak. Woohoo, lamig. Naka windbreaker na tayo pero tumatagos pa rin yung lamig. Ganda.
Welcome to Barangay Mantalongon Vegetable Basket of Cebu. Wow. Oh, ganda oh. Amazing. Napakalamig talaga dito. Wow. Wasak yung daan dito. Yung buong bundok yata ito, Dolomite eh. Ganda dito, ganda ng mga punong to. Anong tawag sa mga punong yan? Sarap dito, ano? Sarap dito siguro mag-camping. Alamig eh. Tsaka mataas yung lugar. Maganda yung view. Oh, may Cebuana dito. M. Lewillier. Ito, may bus na bumibiyahe dito. Ito siguro yung palengke nila. Mantalongon Public Market. Mantalongon or Mantalongon. Meron ding gasoline station dito sa taas. Ito mga gulay oh. Ang dami nun. 150 Peak Way Mountain Resort. Ito siguro yun. May konting rough road. Okay lang, at least hindi bangin yung sa side. Lamig. Baguio feels. Wow. Ang sarap ng hangin. Nakaka-refresh yung hangin dito. Lamig na nadeliri ko. Nangangalubot na. Mukhang kailangan ko na talaga bumili ng full gloves. Full finger ba tawag? Full finger. Ayan na po ang fog. Woo! Grabe! Ganda dito! Uy, salamat kay Kapo. Si Kapo nag-recommend na puntahan namin to. Napakaganda dito guys. Ito pa, mga gulay din to. Anong gulay to? Ay, hindi ko makita, nakatakip. Grabe! Woo! Grabe! Napakaganda dito. Ospeña Peak, dito daw sa kanan. Grabe, pre, ganda. Napakaganda. No? May nakita kami magandang spot doon sa taas. Doon kami magpapalipad ng drone kasi walang interference doon. Pero yung Ismeña Peak dito po. Balikan na lang namin mamaya. Palipad lang muna kami ng drone. Shih Tzu. Joke. Ganda talaga. Kaya lang, sobrang taas nito. Sana kayanin ang motor natin. Punong-puno pa naman tayo ng gamit. Ito, tarik ko. Banti tayo para hindi umangat. Ang ganda ng wall oh. Nagkukulay red. Bakit kaya nagkukulay red? Tignan nga natin. Ayan oh. Ano kaya yung red na yan?
Ganda oh. Grabe, napakaganda. Woohoo! Ayan o, yung mga bato kulay red. Bakit kaya ganun? Ito, dito na maganda yung spot. Oo. May daan pa paakyat o. Ang lakas ng hangin, sana kayanin ng drone natin. Grabe, sobrang kapal ng fog dito. Mas maganda doon sa Osmeña Peak. Hello kayo, hello. 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 Ito pag diniretso namin, maganda din. Maganda din. Pero doon muna tayo sa Osmeña Peak. Tapos pagtapos tayo sa Osmeña Peak, pag may oras pa, subukan natin puntahan din 'yon. So tara, puntahan na natin yung Osmeña Peak. Ala, hindi kami makapagpalipad masyado dito, sobrang fog. Ay no, pula yung bato. Yung wall oh. Pero yung dun banda sa likod, maganda din eh. Nakita natin kanina sa drone. Pero sabi ng bata kasi mas maganda dito sa Osmeña Peak. Kaya, puntahan na natin. Let's go. Ganda oh.
Mabait na mga tao dito. Halos nakakasalubong namin, naka-smile. Ang daming do. Ano do lumay to? Close your eyes. Get some rest. I'm by your side. Lay your head on my chest. You've had a really bad day. But I'm right here, it's gonna be okay. The world could fall down and it's gonna be okay. The sun could go out and we're gonna be okay. If all the blue skies fade, mabait nila oh, puro naka-smile. Woo, napakaganda dito. Grabe. Anong mga gulay ito? Hello. Umakaway sila. Saan pabunda yun ate? Pagkatapos nito, diyan sa likod, lakad kayo 15 minutes, tuwing lang. Pwede overnight dito? Magkano? May ano naman diyan? Kubo. Kubo? Oo. Oh, pwede mag-tent ganun. Pwede po mo mag-rent. Mag-rent mo diag tent, 600. 600. Pero ang pagkubo magkano? Ang kubo. Oh, 300. 300 lang. Sa kakubo maduha. Ah. Sayang, no? Kasi uuwi na kami ng Luzon bukas eh. Sa Manila kami ito eh. Ano po makikita doon? Ano lang po, yung island. Bajan Island, Bualbual Island, Negros Island. Yun lang makikita nyo doon. Pag tumingin ka dito, Bohol yung makikita mo. Bohol? Oo. Ah, salamat po kay Ma'am Griselda. Napakabait ni Ma'am. Magkakapi lang po muna kami. Salamat po. Ito na po ang Osmeña Peak. Kita nyo naman, oh, sobrang fog. Kala mo nasa ano ka dito, Mountain Province. Uy. Kape muna tayo dito guys, pampagising. Ate, totoo ba na ito ang pinakamataas na lugar dito sa Cebu? Oo po, sabi nila daw. Sabi nila? Mm-mm. Ah. Mukha naman eh. Lamig eh. Kala mo nasa Baguio ka? Ano yan? 1.2 kilometers. Ah. Yung akit doon? Oo. Wala na. Kahit yung point. Malayo din pala. Hindi na namin kaya ate. Oo. Balt na lang kami dito siguro. Sige, meron naman kayong Baguio doon sa Manila, di ba? Opo. Kami ano dito, little lang kami. Ano little po? Little Baguio of Cebu. Ah, Little Baguio of Cebu. Sir, shout out. Anong pangalan mo, sir? Kyle. Shoutout po kay Sir Carl tsaka kay Ma'am Rose. Ma'am Rose, kapangalan pala ang asawa ko. Ride safe. Ito, ride safe. Ito, kakapin muna kami dito ni Suki. Kasi pangalamig. Maambon-ambon na nga dito eh.
At oh, dito, pwede itong magkape dito. Ano ba yung ano dyan? Medyo matapang. Kopi ko black. Yun, yun. Matapang yan, yung kaya kong ipaglaban. Pwede kayo sa taas eh. Taas. Ayun, oh. Pwede ito tayo sa taas. Bah! Yung tsaka po tinapay. Okay. Ano gusto mo tinapay, pre? Dito po yan, sa may RJ's Resto Peak. Dito sa may Osmeña, pwede kayong magano dito. Ayan, mag-chill-chill muna dito. Okay, time check guys. 4:51 PM. Pauwi na kami. Kasi, didilim na. Ang mabait na mga tao dito. Ate, salamat no. Salamat, salamat. Bye-bye. Bye kay sir. Bye-bye. Ang mabait nila. Opo, thank you po. Summer na, magandang panahon. Summer. Sige po, salamat. Opo. Bigay natin yung sticker ni sir. Hihingi ng sticker. Sir, ito ba yung sticker? Anong pangalan niyo, sir? Joan, sir. Ay, shout out po kay Joan? Joan sa Montañez po. Ah, sige po. Shout out po. Diyan po ako sa Osmeña Peak. Ah, sige po. Salamat po. Salamat sa sticker, sir. Okay po. Ingat po kayo sa biyahe. Salamat po. Kuya, ano to? Dolomite? Apo. Dolomite, no? Dolomite. Okay. Bye-bye. Gusto sa mama. Bye-bye. Hello po, sir. Uy, grabe oh. Ganda talaga. Naglalaro yung clouds. So ito, lumipat kami ng hotel sa may from Radisson Blue. Lumipat daw po kami sa may Bay Hotel. Malapit lang siya, ilang minutes lang siya from Radisson Blue. Tapos bukas isasakay ng Roro ang ating mga motor. Tayo mag-aeroplano na yata. Dapat ang plano talaga is sasakay kami ng Roro pauwi ng Luzon, 22 hours na sail. Kaya lang fully booked daw yung mga Roro. Ang smile yung mga tao. Kaya yun, baka mag-aeroplano na lang kami pauwi. Sayang hindi natin masyadong na-explore no, kasi ang dami pa daw magagandang view dito doon sa likod, sa taas, yung pinuntahan natin kanina. Hindi rin natin nakakyat yung Osmeña Peak kasi ang layo pala ng ititrek, nasa 1.3 kilometers daw. Kulang na tayo sa oras. Baka gabihin tayo doon sa taas. Pero kahit na ano, ang kahit hindi tayo nakakyat, okay lang kasi dito pa lang ang ganda na eh. Lalong nagpaganda pa yung mga tao, napaka accommodating. Mabait nila. Okay, let's go. Uwi na, balik na hotel. Okay, January 24 na po, 8 AM. Andito kami sa Roro ng Cebu. Bali, ang mangyayari niyan, yung mga motor namin sasakay sa cargo, tapos kami sasakay na lang ng aeroplano. Tapos kinabukasan, yung mga motor namin kunin na lang namin sa port. Ah,
J-Port. Maraming salamat J-Port sa pagpapabaya sa akin. Na, kahit na walan tayo ng cellphone. Nandiyan si J-Port para i-guide ako. Kaso nga lang, iniwan niya ako kanina sa hotel. Pag-isip ko, wala siya sa traffic ko. Kinabahan ako, kala ko dilipat na yung umalis na kayo. Seryoso. Sir. So, ito po. Sasakay na natin ng barko ang ating mga motor. Ang laki ng ang laki ng tugo. So, sasakay na ng barko tapos kami susunod na lang, mag-aeroplano kami. Tapos ipi-pick up na lang namin mga motor namin bukas sa may Pier 4 sa Manila. So, ito pasakay na kami ng aeroplano. Andito na kami sa airport. Hello. Hello, hello. Manila, sir? Yes. 71H seat natin. So, ito guys, January 25 na, mag-4 PM na. Yung mga motor namin, nandito kami sa place ni Sir Iba, si Tunay na Rider. Ayan, so maraming salamat po kay Tunay na Rider sa pag-staycation namin dito sa kanilang bahay dito sa May Cubao. So, sobrang solid ng experience namin dito. Napaka-accommodating ni Sir Tunay na Rider tsaka yung missis niya. Hindi namin natanong yung pangalan. So, si Madam na lang. At tsaka kay Madam, ayun, maraming salamat po sa pag-accommodate niyo po sa amin. Susunduin kami ni Daniela dito, ni Rides ni Daniela. Tapos, yun, punta na namin yung mga motor namin. Ayun po. Meron! So ito, on the way na kami sa mga motor namin. Time check, siguro mga 7:30 na. Or 8. Ganun. Ayun yung motor natin, sobrang dumi. Ito motor natin, oh. Oh, sa makas. Baby, dito na me. Sobrang dami ng karga natin. Ay, uwi pa tayo ng Tarlac. Bibiyahe pa tayo ng 4 to 5 hours. Don't lose, ha? Okay. May isang paper na nakahiwalay. Don't lose it. Okay po. Okay, time check. 8:41 PM. Pauwi na po tayo ng Tarlac. So, ilang mga oras pa ba ang biyahe natin? Route option. Avoid tolls. Done. So, 3 hours lang pala. 109 kilometers. Kuya, muna na ako. Mingat, boss. Sir. Na lang. Okay na ako dyan. Ingat ha. Oo, salamat. Chat na lang. Okay. Sige pa rin. Oo. Yun, shout out Sugi Moto. At ito, solo na tayo dito guys, mula dito. So, hindi ko alam kung asan na tayo. May ano naman eh, Google Maps. So, nothing to worry. Dito na po tayo sa may Angeles City.